Bawat pagbabago ng mga kalikasan, langit, araw, buwan, mga bituin, tinitingnan ng mga magagaling sa mga huling kapanahunan kung ito ay fulfillment sa mga biblical prophecy. Oo, konektado ang ating nature sa mga biblical prophecy na gaganap sa mundo natin. Ngunit sa bawat mababalitaan po natin ng pangyayari o mangyayari pa lang sa hinaharap, ito nga ba ay konektado sa mga sign ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Marami po naghahanda about sa total solar eclipse, ay tinatawag nilang the last eclipse. Kung makikita niyo sa social media, sa mga internet, laganap po ito at trending. This is going to be the most insane solar eclipse. And there's already a mad scramble to prepare. Ngayon, mapalad naman po ito ng nasa trend o kaya lumipas na, pero tayo mapupulot na aral po patungkol dito. Ang iba hindi alam ang total solar eclipse, pero sa mga nakapakinig po nito at nakapanood about sa solar eclipse na magaganap po sa April 20, 2024 ay naging confusion and fear sa mga napakinig po dahil nga kinokonek ito sa end times. Isa na dito yung nakalagay sa Luke chapter 21 verse 25. May mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagbag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. Ang total solar eclipse po, ito yung pagharang sa liwanag ng araw, ng kabuo ang liwanag po ng araw. Ang solar eclipse ay nagaganap po once na ang buwan ay nadadaan po sa liwanag ng araw. Yung parte ng liwanag ng araw kapag tinamaan po ng moon, ito po ay tinatawag na partial eclipse. At may pagkakataon rin po na ang buwan ay dumadaan sa liwanag ng araw at natatakpan niya ang buong liwanag po nito. Ito yung tinatawag na total eclipse. Kaya lumilikha ng shadow at dumidilim ang ating mundo dahil sa nagaganap na ito. Alam natin na kapag gabi, ang buwan ay nagsisilbi nating liwanag. Pero sa pagkakataong ito, mawawalan po ng liwanag at magdidilim po. Kaya marami nag-o-observe at nag-a-analyze kung ito nga ba ay isang sign or part ng malaking biblical prophecy na ma-unfold. Many eschatologists relate it from the sign of end times. Judgment nga ba ito sa mga first world country, sa Israel o sa buong mundo? Kasi tatama po sa Ninibe na tinatawag doon po sa part ng Amerika. 8 places sa Amerika na ang pangalan po ay Ninibe. Kung gusto po malaman yung about sa details na pagtama ng total eclipse sa Amerika, marami po sa internet at ito po ay viral. Kaya dito naghihinala mga eschatologists na ito ay katulad nung nangyari po sa Ninibe. Nung si Jonah ay pinapasabi ng Panginoon sa Ninibe na magsisi dahil mararanasan nila yung galit at poot ng Panginoon, yung judgment ng Panginoon. Kaya ganito rin yung tinitingnan ng mga nag-aaral po sa huling panahon sa darating na total eclipse sa April 2024. Marami pa pong speculation at observation patungkol po sa total eclipse na nire-relate nila sa end times. Kaya kinakatakot, kinakabahala po ito ng mga tao. Kaya grabe po yung alarma at yung paghahanda, lalo na ng mga tatamaan po ng total eclipse kasi nga magdidilim po ito. Kasi kung mapapansin nyo, connected yung ating nature, lalo na yung kalangitan, araw, buwan, mga bituin, sa mga biblical prophecy o sa mga sign na pagdating ng Panginoon bago ang wakas. Isa na dito yung sinasabi sa Joel. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa. May makikitang dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakakatakot na araw na paghuhukom ng Panginoon. Yung makikitang may dugo sa buwan o pagdilim ng araw, ito nga ba ay literal o symbolical? Alam nyo po, ito ay tinitingnan ng mga tao, kaya po sila nababahala. At kung mas babasahin po natin Revelation, sa mga huling kapanahon na magaganap sa mundo bago po ang wakas, may nilabas po ako na video about po sa 7 years of tribulation. Yung 7 seals, 7 bowls, and 7 trumpets. Panoorin nyo po at ma-inspire. Kaya po maraming natatakot kasi alam nila tayo ay nasa Great Tribulation na. Tayo ay nasa mga huling kapanahunan na at sign na daw po ito ng pagkagunaw ng mundo. Pero tatandaan nyo po, bago po mangyari yon, magra-rapture muna. Kukunin muna ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya at hindi niya na ipaparanas ang kapighatian. Tatandaan nyo po, ang pangako ng Panginoon, darating siya para sa kanyang mga mananampalataya sapagkat siya ay hukom. At kung ano man ang mga nangyayari at magaganap po sa ilalim ng araw sa ating mundo, ito ay paikot-ikot lang. Ito ay nangyari na ng mga unang panahon. Ecclesiastes chapter 1 verse 9, ang mga nangyayari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginagawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. Alam nyo mga kapatid, kung mahilig man tayong mag-relate ng mga nagaganap o magaganap sa
kasalukuyan sa paghahatol ng Panginoon? Siguro dahil ito sa mga behavior ng tao. Grabe na ang idolatry. Grabe na ang persecutions. At makikita nyo po, grabe na rin ang mocking sa Panginoon. O kaya naman, hayagan na ang kasamaan o yung paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi nangangahulugan ito na hindi kontrolado ng Diyos at hindi siya makapangyarihan. Siya ay hindi nagbabago. Siya ay immutable God. Siya pa rin yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung Alpha at Omega. Siya yung may akda at siya yung tatapos. Kaya tatandaan po natin mga kapatid, lahat ng nangyayari sa atin ay paikot-ikot lang. Pero merong nananatiling makapangyarihan at patuwid ng hukom. Yan ang ating Panginoon. Kung meron tayong pagtutuunan ng pansin, yun ay yung paggising natin sa ating pananampalataya na kung tayo man ay natutulog spiritually, tayo ay kailangang gumising. Yung hindi tayo magbubulag-bulagan sa mga nagaganap, yung tatayo tayo sa pananampalataya, ipapahayag natin ang kabutihan ng Diyos, pangangaral natin ang salita ng Diyos, at magiging handa tayo at magiging prepared tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ito dapat yung paghandaan natin. Hindi natin dapat katakutan ng mga bagay na ito o yung mga magaganap sa kasalukuyan. Patuloy tayong lumakad sa katwiran, patuloy tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon. Lumayo tayo sa kasalanan, at pagharian tayo ng ating Diyos. Revelation chapter 3 verse 2, gumising kayo at pasiglahin ang natitira niyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay dahil nakikita ko na ang mga gawa niyo ay hindi pagganap sa paningin ng aking Diyos. But look at these clouds. What is going on? What is that? But look over there, there's a circle one that's the actual cloud. With these clouds. Mga nakakagulat na pangyayari sa kalangitan. Bright, blessed day, the dark, sacred night, with myself. Mga nagsulputang ilaw sa iba't ibang panig ng mundo. But look at these clouds. What's going on? What is that? At ang mga kaibang pagkilos ng mga hayop na lumilipad. Ito nga ba ay sign ng pagdating ng Panginoong Hesukristo? Alam ko na alam mo na hindi na ito katulad ng dati. Naglalakad ka lang at nakikita mo sa kalangitan na meron ng nagaganap na mga biblical prophecy na hindi mo pa alam. Ano itong hindi mga maipaliwanag ng mga liwanag at nangyayari sa kalangitan? Tulad na lang po pag nakita natin yung video na ito, surrounds ng trumpets. Hindi lang ito yung trumpeta na maririnig po sa kalye, sa streets, kundi galing po ito sa langit. Earthquakes, volcanic eruptions, sobrang daming paglindol, at mga magnitude level po na hindi pa nangyayari simula nung likain ng mundo. Pataas ng pataas ang level po ng mga magnitude level po na nangyayari po na earthquakes sa lahat po ng bansa sa panig ng mundo. Mga matitinding bagyo, pagbaha, landslide, tsunamis, disaster, hurricane, matinding po ang nangyayari sa nature sa panahon po natin ngayon. Ano ang masasabi mo sa mga liwanag ding ito? Diba? Phenomenal po. Tinan mo kapatid yung pagkilos ng mga ibon. Kung pagbabasihan natin ang Old Testament, napakaraming pangyayari po na yung mga hayop, kapag nagkakaganito, ay merong sakunang nangyayari. O, may pinaparating na mensahe ang Panginoon. Di natin alam kung ito ay blessing o ito ay salot ng Panginoon. Lagi ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, hindi lang digmaan ang mga sign ng huling kapanahunan. Kung hindi, pati yung nature ng tao. Yung matinding pagtalikod sa Panginoon at pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Isa na rin dito yung kalangitan. Sign po mga kapatid ng pagdating ng Panginoon ay yung kalangitan. Magkakaroon ng mga iba't ibang pangyayari po dyan sa atmospheric heaven. Oo kapatid, tama yung narinig mo. The manifestation in the sky is the part of the end time prophecy. Some people say fake news po yung mga nakikita at na-upload sa social media o produkto ng imaginations lang. Alam mo kapatid, hindi mahalaga kung ano yung personal na opinion ko dito. At kung ano yung sinasabi ng iba sa mga nangyayari po
sa buong mundo. Ang mahalaga na mapakinggan mo ay kung ano yung sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo na pinrapi sa inya, nakalagay po sa Bible. Matthew chapter 24 verse 29 hanggang 30. Pagkatapos ng mga araw na iyon na matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila na ako na anak ng tao ay bumababa o dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalwalhatian. Kung papanoorin niyo po yung mga original clips, video po na yan, mapapansin niyo po nakakaiba na talaga. Alam niyo naman kung edited or gumagawa lang po ng content. Pero sa mga totoo po talaga na nakuhanan, so meron pong pinaparating na mensahe po yan sa atin. Dahil tayo ay nasa last days na po. Tulad na lang po nung video po na ito, kakaiba po yung opening nung langit. Pwedeng buksan ng Panginoon at ipakita sa kanyang mga mananampalataya yung pwede niyang ipakita mula sa kalangitan at sign na siya ay malapit nang dumating. Kaya nga samut-sari na po ang mga nagpapanggap na sila ang Kristo o sila yung makakapagbigay ng kaligtasan at marami silang maililigaw. Kasi sinabi mismo rin niya ng Panginoong Hesus na marami magpapanggap na siya ang Mesiya o siya yung Kristo at marami siyang maliligaw. Sign na din po ng mga kalamidad na mangyayari sa atin na malapit na po ang pagdating ng Panginoong Hesus. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 26 hanggang 28, "So, if someone tells you, 'Look, the Messiah is out in the desert,' don't bother to go and look. Or, 'Look, he is hiding here.' Don't believe it." Ahead of time sinabi niya yan, 1,000 years ago. Nakikita niyo na ba yung mga nangyayari sa atin na marami ang umaagaw sa pananampalataya sa Diyos? Hindi lang nagpapakita na sila yung Kristo, hindi inaagaw nila mismo yung attention ng tao. Isa yan sa dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa Diyos. Wala pong makakapagsabi kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo, pero napakarami niyang sign na ibinigay. Isa na dyan yung nature. At ito ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 27, "For as the lightning flashes in the east and shines to the west, so it will be when the Son of Man comes. 28, just as the gathering of vultures show there is a carcass nearby, so this sign indicate that the end time is near." Kung mas pag-aaralan natin kung bakit maraming nagsisearch po ng Ilog Euphrates, kasi po kasama yan sa end time prophecy. Na kapag natuyo po yan ng tuluyan, doon na magaganap po yung mga bagay na mangyayari po sa end time prophecy. Kasi mula sa kalangitan, bubuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Kapag dumating na yung rapture at naiwan na yung mga hindi na nampalataya at di naniwala sa salita ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, dito niya ibubuhos yung kanyang salot, Great Tribulation. At tinitingnan ng marami ang Ilog Euphrates na tutuyo unti-unti sa panahon po natin ngayon. Sign po yan, kapatid, na meron ng nagaganap sa panahon po natin ngayon. Biblical prophecy na hindi alam ng marami. Revelation chapter 16 verse 1, "Mula roon sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na nag-utos sa pitong anghel, 'Humayo na kayo at ibuhos niyo ang parusa ng Diyos sa mga tao mula sa pitong sisidlan na iyan.'" Marami na po akong na-release patungkol po sa Great Tribulation. Bubuhos niya po yung kanyang salot sa mundo kasi kinuha na niya yung kanyang mga mananampalataya sa rapture. Revelation chapter 16 verse 12 hanggang 14, "Ibinuhos ng ika-anim na ang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita akong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ang huwad, at ang sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw ng itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtitipunan sa kanila at sa kanila mga sundalo ay tinatawag na mga Armageddon sa wikang Hebreo." Very specific, yung binasa po natin is Battle of Armageddon. Propesiyang magaganap na huling digmaan bago ang wakas kasi dumating na ang Panginoong Hesus dyan. Saan nagmula?
mula sa langit, may mga nakitang palatandaan kasama ng kanyang mga mananampalataya at nais ng Diyos na makasama ka ron. Kaya ako yung na-expose yung video po na ito ng mga ilaw na nakita sa langit at mga pagkilos ng hayop na kakaiba. Pwedeng inahahanda na tayo ng Panginoon. Isang tanong na lang dito ang kailangan mong sagutin. Handa ka na ba? At kung handa ka na, pinapangaral mo ba ang salita ng Diyos? Sineshare mo ba ang gospel, ang salvation? Ito yung pagkakataon na kailangan natin magtulungan at ipamahagi, ipalaganap ang ebanghelyo ni Kristo. Kasi once ipalaganap na ang ebanghelyo ni Kristo, Matthew chapter 24 verse 14, "And the good news about the kingdom will be preached throughout the world so that all nations will hear it and then the end will come." Kung updated ka sa mga bagay na ito, ang pinakamahalagang updated po tayo ay yung relasyon natin sa Panginoon na hindi tayo mawala sa pananampalataya sa huling panahon. Kapatid, tingnan mo yung video. Ito ay disyerto na nagkaroon ng mga maraming halamanan. Hindi lang isang halaman, kundi napakarami. Talagang yung kulay brown ay naging green na po. So paano nga ba nangyari yan? Dahil po sa climate change. Dahil dating hindi nauulanan ay naulan na ngayon. Isa na dyan po yung mga sun desert, yung mga disyerto po na hindi madalas ulanan pero ngayon po ay nauulanan na. Pangalawa po dyan, yung ginagawa ng mga tao, nagtatanim po sila dyan kaya nagkakaroon po ng tag-ulan o pag-ulan po sa mga disyerto. Imposibleng bagay na magkaroon ng tubig ang disyerto at magkaroon ng mga halaman sa disyerto, pero po naging posible. Marami po nagsasabi na hindi daw po totoo yung mga footages na kumakalat po na yan. Nagkakaroon ng tubig, nagkakaroon ng mga halamanan. Pero isa sa mga nag-comment po sa mga video na release po natin, ito po yung sinabi niya. "Totoo po yung mga nasa video clips na yan. I work here at UAE and I've seen in my eyes. The desert is just behind our house here. It also amazing kasi grabing init dito, may mga tumutubong halaman sa disyerto at may kababayan tayong tatlo na namatay dahil sa flood." Doon pa lang kapatid, nagpapatunay na totoo na nagkakaroon po ng tubig yung disyerto dahil nagkakaroon na po ng ulan at nagkakaroon na rin po ng mga halaman. Imposibleng bagay, di ba? Pero naging posible. Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Hindi nga ba kontrolado ng Diyos na yung kalamidad ay makontrol ng mga tao dahil nagtatanim sila dito? Dahil ilan sa part ng Saudi Arabia at ng Africa, sa mga desert po dyan, nagkaroon po ng mga program na magtatanim po sa desert. Ito ang sinasabi ng Bible. Alam ng Diyos na mangyayari po yan. Kasi nakasaad po yan sa propesiya na yung mga sun desert, mga tuyong anyong lupa ay magkakaroon ng halaman at bubukalan ng tubig. Basahin po natin Isaiah chapter 35 verse 7, "Ang mainit na buhangin ay magiging tubigan at sa tigang na lupain ay bubukalang tubig. Tutubo ang sari-saring damo sa lugar na tinitirhan noon ng mga asong gubat." Magkakaroon ng maluwang na lansangan sa ilang. Can you imagine kapatid? Imposibleng bagay na yung disyerto magkaroon ng tubig, pero ngayon, posible na. Dahil nauulanan na, dahil sa mga ginagawa rin ng mga tao. At alam ng Diyos na mangyayari po yan. Kasi nga, nakatakda na po yan. Isa pang mangyayari kapatid, na yung mga mababangis na hayop ay magiging maamo. Alam na natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, dahil tayo ay nasa huling panahon na, malapit na tayo sa end times, may mga nag-aalaga na po, nagiging pet nila yung leon. Grabe po, di ba? So, sa panahong ito, nire-ready na po ang ating mundo. Ang mga tao, ang mga hayop, kahit po yung kalikasan, nire-ready na po. Kaya, sa panahong ito, mapanood nyo man po ito ng lumipas na taon, at ilang dekada na po, pagpapatunay ito na nafufulfill unti-unti yung mga propesiyang nakalagay po sa Biblia dahil maaasahan ng salita ng Panginoon. Basahin po natin yung Isaiah chapter 35 verse 9, "Walang leon o anumang mabangis na hayop na makakaraan doon kundi ang mga tinubos lamang ng Panginoon." Isa pa dito kapatid na wala nang magiging kalungkutan pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ. Isaiah chapter 35 verse 10, "Mawawala na ang kanilang kalungkutan at pagdadalamhati." Listen. "At mapapalitan ng walang hanggang kaligayahan." Bakit po? Kasi kahit ang government, wala na pong corrupt that time. Wala na ring mga masasamang tao, kundi puro kabutihan po sa millennial reign. Wala pa po sa langit, pero ipaparanas ng Panginoon ang kanyang pangako na kung marami man po na nagkaroon ng injustice nang nabuhay sila, darating yung time sa mundong ito,
magiging makatarungan dahil ang Diyos po ang mamumuno dito sa millennial reign of Jesus Christ. Alam mo kapatid, yung mga footage na yan, yung ilan dyan ay 10 years ago, 2010 pa. Iba naman po dyan ay 2022. So ibig sabihin, nagbabago lahat pero hindi magbabago yung mga pangako ng Diyos na matutupad po ito. Kasi kung makikita natin po yung nasa photo, ibang-iba na po yung itsura ng desert noon sa desert ngayon. Mapanood naman po ito nang lumipas ng 2024, ang aral po nito, maaasahan natin ang salita ng Diyos. Mapangahawakan po natin dahil lahat ng ito ay magaganap dahil ipinangako ng Panginoon. So ikaw, ito na yung pagkakataon kapatid na tayo manumbalik sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hinahadlangan lang makaaway para hindi tayo maniwala at mawala tayo sa pananampalataya sa Diyos kasi nasa uling panahon na tayo. Pero ito yung sasabihin ko sa iyo, maasahan natin ang salita ng ating Diyos. Tandaan mo, unti-unti po yan mangyayari sa buhay natin yung mga pangako ng Diyos. At yung mga propesiya sa Biblia, makikita po ng iyong mata habang nabubuhay na mafufulfill po ang mga bagay na hinihintay lang niya na manumbalik ang mga tao po papalapit sa kanya at isa ka sa pwedeng gamitin ng Panginoon. Kasi hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa mga pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Alam mo kapatid, ina-update kita at yung ilang mga Christian vlogger na pwede mong mapanood dahil kilos po ng Panginoon ito. Instead, nakatakutan natin ng kinabukasan, meron tayong pangahawakan. Our hope is in God. Ang ating pag-asa at ating kinabukasan ay nasa Panginoon. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Kung meron kang tanong, let me know the comment section. Huwag mong kalimutan kung napapanood mo ito sa Facebook page. Subscribe po kayo sa YouTube channel. Hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga nare-release natin na video. God bless po mga kapatid. Follow po kayo at share nyo po yung mga pag-aaral po na ito. Hanggang sa susunod na pagkikita, ito ang inyong likod, Pastor Gabueno. God bless po.